sembuh sebelum minggu terinta hati bapak. CFW in action. Mga ka-CFW, welcome back sa ating programa. Ako po si Brother Gab. Ako po si Johnny Gomez. Ako po naman si Vic Pusera. At ngayon po ay tatalakayin natin ang pagnenegosyo. Ano ang dapat ng negosyo sa pagre-retire ninyo? At sa inyo ka, Johnny, ano ba yung naiisip niyong negosyo? Ako, kung atanggin mo ako ngayon, Bro Gab, wala akong maisasagot. Dahil sa pagnenegosyo, dapat handa ka rin. Ibig sabihin, talagang meron kang research na gagawin for you to be able to understand the business. Siguro ganito na lang ka dyan. If you have a budget for 10,000 pesos, o kung nag-retire ka, magkano ba ang isang retirement? Sabihin natin 50,000. Hmm. Ano yung maitatayo mo sa isang 50,000 budget? Ako, kung between 10 to 50,000, katulad ng binabanggit ni Program, food cart. Pwede ka mag-start ng food cart. No? Meron tayo, ang dami natin nakikita ng mga food cart na mga franchise. Eh, ang presyo yata niyan, medyo may kataasan. Okay? Eh, kung meron naman tayo mapagkukunan, kunwari, gusto mong mag-siomay, gusto mong mga kikiam-kikiam, pwede ka naman rumekta sa pabrika eh. Tapos, build your own food cart. Di ba? Tapos, ang dapat mong gawin, ipa-DTI mo yan. Tapos, kumuha ka ng maliit na pwesto, kausapin mo ang LGU mo kung saan ka pipwedeng pumwesto. Eh, marami pong dahilan at marami tayong paraan kung gugustuhin natin. Tama ka doon, Kajan. Meron nga, para rin ano, no? Sa akin, naiisip ko lang. Para wala kang upa, pwede mong gawin mobile. Ah, marami nang gumagawa niyan. Oo, totoo yan. Maganda yan. Alam po ninyo, meron akong isang segment dun sa aking radio program. Ang pangalan, Your Business is My Business. Oh, really? Meron akong nakausap na dahil sinasabi mo, ano, yung mobile. 3 years ago, itong isang bata na ito, nagbibenta siya ng kape. Mainit. Mainit na kape. Doon siya nagsimula gamit yung kanyang lumang bisikleta. Dito sa May Santolan. Pasig. Sa Pasig. Parang hindi. Iba yun eh. Iba yung may birthday. Anyway, yun lang yung ganyang ano eh. Dahil siya mahilig magkape, so nakita niya na may opportunity, mga nagbababaan ng LRT, binibentahan niya ng kape. So, 3 years after, dinaanan niya yung pandemic lahat. Meron na siyang dalawang standalone restaurant. Coffee shop. Oh? Dalawang standalone. Nakaipon na siya dun. Sa Cavite. Oo, nakaipon siya. Tapos ang ginawa niya, hindi kayo maniniwala. Yung kanyang bisikleta na dating ginagamit, pinalagyan niya ng istante. Dinisplay niya dun sa kanyang bahay. May ipon na ngayon, meron ng four-wheel car, no? May pera sa bangko, tapos meron na nga siyang iba't ibang negosyo. Pati yung mga kapatid niya, nabigyan niya na ng mga negosyo. Importante yata dun yung dapat alam mo kung ano yung gusto mong pasokin negosyo. At dito pumapasok yung research. Saan mo ilalagay? Magkano yung magiging pricing? Saan papunta yung business mo 3, 4, 5 years from now? Feasibility study. Meron kang feasibility study. Galing. Baka mag-coffee shop ka na. yung pagnenegosyo kasi dito yung tinatawag na gaya-gaya. Kung ano talaga yung gusto mo, udag ka. Pero sasabihin mo katulad yung coffee niya. Nasa ano yan eh, nasa isip mo yan na kailangan ito yung gawin ko, ito yung gusto ko. Okay. Pero pag magnenegosyo ka na hindi mo gusto, oy, iba, mahirap. Mahirap yan. Mm-hmm. Halimbawa ako, katulad yung sinasabi ko, restaurant. Yung experience ko dyan sa Miami, parang katulad yung sinasabi. Kung totoo yung sinasabi mo, ah. Oo. Nagkaroon siya ng ano, yung kanto namin, yung Paris na yan. Ano yung taga-Chiang ngayon? Ang yaman na nila. Noong ako ay kumain doon, nagkakwento ang kami nung nagbibigay ng ano, yung Paris. Pinakamababa nila, o doon mismo sa tapat pa na namin, dalpin siya niyon. Pinakamababa, tatlong motor na mayroong Paris. Alam mo, kumikita siya malinis, 7,000. Labas na yung gastos niya, labas na pala doon sa... Neto na ito? Neto na. Mm-hmm. Itatlo yan, araw-araw. May 21 siya. Okay. So, yun ang hanabuhay nila. Kaya, mahusay na yung bahay nila sa Chiaung. Kasi dahil doon. Kasi, simple yung Paris, di ba? Ilang pirasong ano lang yan, magkano na, 50 pesos. Tapos yung rice na gano'n. So, kumbaga sa ano, talagang ano yan, talagang nasa isip mo yan kung ano talagang gusto mo. Alam mo yung demand kung nasan ka. Okay. You should supply kung ano yung demand ng mga tao. Di ba? Mm-hmm. Sa food business, ano kailangan dyan? Kailangan masarap ka magluto. Kasi kung ano, walang pupunta sa'yo. Lalawin ka lang. Ako kasi ba ako, pag kumakain ako doon sa ibang restaurant, mas simple, nakainan.
inaalam ko kung ano yung recipe niyon. Okay. Tapos pagdating ko sa bahay, kung mayroon pang bili, gagayahin ko yun. Ah, talaga? So, susubukan mo, ha? Oo. Kasi ano ako, mapanlika ako ng magluto. Mapanlika talaga ako. Kaya sa bahay, walang natitira. Okay. Limawa, nalagay mo sa ref. Okay. Ah, hindi pwede itapon yan. Luluto ko kahit anong klaseng luto. Alimbawa, katulad ng isang araw, naglaga akong pata. Eh, yung mga anak ko, hindi masyadong mahilig dyan, sabi sa sabaw. Uh-huh. Ang ginawa ko, inalis ko sa sabaw, lagay ko sa ref. Kinabukasan, inanubo ko. Okay. O di mong putahe yun, adubo naman. O kinain ng mga anak ko. Ah. So, ganun yung ano, ganun yung lugaw kasi, tubong lugaw kung tawagin yun eh. Magkano lang isang salop na ano, na malagkit, haluan mo naman yun eh. Tapos syempre, kailangan masarap talaga. Tama yung sinasabi mo bro, kinakailangan pag ikaw may restaurant, yung talagang makakit mo yung tao na bumalik. Diyan ka babalik-balikan sa lasa. Oo. Kasi kagalasan ng mga restaurant, hilera yun. Oo. Ay, totoo yan ha. Makikita mo dyan kung sino yung masarap kasi yung isa. Puno, yung isa. Konti. Yung isa, wala. Nilalangaw pa. So, yung ganun yan. Ibig sabihin, kahit tabi-tabi kayo dyan, nakadepende doon sa panlasa. No? Correct, correct. Babalik at babalikan mo yan. Lalo na, kapag ganyang stretch ng mga kainan, eh, hindi ka mo pwedeng magtaas-baba ng presyo dyan. Dapat halos pare-pareho kayo. So, yung lasa ang mag-i-stick sa customer. Meron isang malaking problema tayo pag pinag-usapan natin ang negosyo. Meron pa rin malaking problema. Yung ekonomiya. Okay. Kasi hindi ka naman pwedeng bumili doon kung wala kang trabaho. Ayun, yung kakayahan ng customer. Retired ka na eh. Hindi ibig sabihin, retired ako yung may-ari ng lugawan, hindi ka na magpupuntahan doon kung wala kang pambili. Simple nga lang. Kaya yung customer, walang pambili. Mayroon pa rin. Yung problema pa. Ekonomiya pa rin yan. Okay. So, magpasalamat tayo doon. May 40 pesos. May 40 pesos. Talagang pilit binabalik ni Kabi. Siyempre, malaking bagay para sa akin yan. Diba? 40 pesos, dapat matuwa sila. Totoo. Makakain sila. Ng 35 pesos, meron pa sila na 5 peso. May 5 peso. Okay, diba? May ibig sabihin yung kakayahan na power ng community. Kaya nga yung podcast natin, napaka-simple lang niya yung tusok-tusok. Mm-hmm. Tapos, siyempre, mag-ano ka doon ng gulaman. So, simple. Pagdating ng hapon, pag nakita ko, pare dyan eh, ginom tayo konti. Ginom tayo, gulaman nga lang. So, ito ba yung food cart business na pinag-uusapan natin? Meron din tayong food cart business na naiaalok sa ating mga membro. At ngayon, no, umpisaan natin sa BGC. Okay. Magkakaroon tayo ng pwesto doon sa may Banchetto doon. Bibigyan tayo ng ating kapartner at katuwang natin dito ang grocery ng bahay. Meron na bang date yan? Para baka yung mga nakikinig sa atin. Gustong sana po puntahan ninyo. Puntahan po ninyo. Oo. Dahil marami pong mga dilag. Mga dilag, ha? Sana si Ika Francis, taga-Rian lang, makarating. Pero ang laking tulong nito sa mga former rebels. Kasi sila yung... Ah, silang beneficiary. Okay. So, katulad din mo sa amin, kung naririnig ng mga kaibigan ko na walang trabaho, magbubukas tayo doon sa napiko sa manggahan. Naglalagay tayo ron. Naglalagay tayo, kaya tangkilikin siguro natin dahil ito project ng abo, ng CW. At ang grocery ng bayan. So, meron tayo pinag-usapan, kanina pinag-usapan namin, maglalagay tayo na isang food cart doon sa amin. Alam po ninyo, ito yung maganda dito sa ating palatuntunan, CFW in Action. Ilang ulit na natin pinag-usapan ang problema, ilang ulit na natin pinag-usapan yung mga challenges, pero at the end of the program, parati tayong merong solusyon na nakikita. Press Gab. At gagawin natin ang mga solusyon, yung inyong mga problema. Yan ang kailangan at yan ang mission ng CFW in Action. Hindi lang simple siguro yung sinasabi natin na solusyon, aksyon. Aksyon. Hindi po pwedeng ano. Hindi po pwedeng puro plano. Hindi pwedeng puro pangako. Puro pangako dapat aksyon. Katulad ginagawa na si CFW in Action, APO, ay ginagawa na. Ginagawa na mismo yung lahat ng mga plano ng APO ay nandiyan ay grocery ng bayan. Nandiyan na yung ano, yung food cart, nandiyan na. Andito na yung para sa urban poor, yung urban gardening. Yes. So, palagay ko naman ito yung action, CFW in Action. Teka muna, nung huling pasalamatan natin yung ating mga viewers, nasa 15,000 pa lang tayo, bro. Ngayon, nasa 26,000 na po tayo subscribers. At maraming salamat sa ating nagtatangkilik sa ating video. Ilang buwan pa lang tayo? 3 months. 3 months na? 3 months. Going 30,000. So, laging sinasabi natin dito, ay palawakin pa natin. Tangkilikin nila yung ating pinag-uusapan dito dahil ito ay kapakanan nila. Mm-hmm. Kung baga sa ano, tayo nagpaplano, tayo nagbibigay ng solusyon sa mga problema nila, okay. Dapat tangkilikin nila na bago sabi nga natin, dapat nasa bahay na tayo, papahinga dahil
Baga pa. Dapat nasa bayan natin. Pero ito, kinatalagay natin problema ng bayan. Yes. Ito, challenge namin sa mga viewers namin. Oh, tayo ka muna. Meron pang pa-challenge, ha? Oh, yan. Sige. Paabutin nyo ng 100,000 subscribers at isa sa inyo ang mananalo ng 100,000 pesos. Wow! Talaga naman! Ha? Brought to you by CFW. Ang galing! Very good, very good, ha? Eh, yung mechanic siguro sa mga susunod natin, ano, ha? Sa mga susunod na episode natin, pag-uusapan natin yan. 100,000, Kabik, nakakita ka naman ng 100,000 in cold cash? Pareho tayo. Pero paano natin matuto kung yung bibigyan natin ng ganun? Eh, kailangan nila, actually, yung mechanics yan, kailangan nila i-magbigay na screenshot ng kanilang ano, no? Nang ginawa nila na pag-subscribe doon sa comment box natin. Oh, talaga naman. May ali na nag ano na. Merong may ali, may ali ano. Ah? Ali na. Oy, yung aking mga kabarangay. Ha? Eh, nakikinig sa atin sina Konsi. Diyan sa Barangay Santa Rosa sa Pasig. Pasig. Oo. 100,000 bro, naka-ano yan? Nakatatak sa otak nila yan? Oo. Oh, sigurado ka bibigyan. Eh. Pinangako ni Bro Gab eh. Ikaw 1 million, edi 1 million. Wow. Yan naman talaga. Paano naman si Eddie? Kung 1 million, paano naman si Eddie? Para si Eddie, no? Para si Eddie. Eh, dalawang Eddie. Oh, siyempre. Pinagpapawisan ako. Tama naman muna 100,000. Tama naman muna 100,000. Pero, yun ang challenge ng CFW. Oh, eh, maganda yung Pasko ninyo. Pero huwag nyo nang paabutin. Kahit na Semana Santa pa yan. Oh. Kahit na ano bang pinakamalapit. Piyesta ng patay. Huwag nyo nang paabutin. Last month. August. Oo. Tama. Nako. So, napakaganda nitong programan to. At sana bigyan pa tayo ng mapangkuhay ng ating Panginoon. At yan tayo sa lahat. Ng Kapahamakan. Kapahamakan. Bigyan natin deadline hanggang July 15. July 15? Wag. Wag, wala ka. Mga slide mo, bro. Alibang sa wala, nasa Japan na. July 30. Ako po. Maganda-ganda ang challenge. Yung mechanic siguro, pagbalik mo, saka na pag-usapan natin. Lalabas tayo ng sariling video paano mag-mechanics net. Okay. So, maganda itong ginagawa natin. So, the earlier, the better. Sumampa tayo ng 100,000 subscribers. Meron pong mananalo ng 100,000 pesos. Courtesy of? In action. Oh, talaga. Oh. Kaya sipagsipagan natin mga viewers natin at okay, matulog naman kayo. At may bonus din kami lahat. Oh. Yeah. So yun. So baka wala nang anong bonus na. Ito, oh. Baka naman magbayad na tayo sa operator. Operator ng bus na sasakyan natin. Bus. sa cameraman natin, baka tayo pagbayarin, sumobran tayo sa oras eh. Ayan. Alright, okay. So, another episode. Tapos na siguro. Mm-hmm. Medyo, ano na, maantar to. Maraming salamat sa inyo lahat sa inyong panonood. Ako po si Brother Gab. Tayo natin, 100,000 pesos, tumataginting yan. Eh, galingan po natin, bilisan natin ang pagsasubscribe para may manalo na. Ako po si Johnny Gomez. At ako naman si Vic, po si Ranay, laging kasama sa talakay ng bayan. At inaanyayan po kayo na buksan yung inyong CW In Action YouTube channel. At makikita yung tatlong, ang tawag sa atin? Pogi! Love the Philippines! Yeah, okay. Maraming salamat po! Maraming salamat! CFW signing out.